Intention mo pala sa kanya is payaman. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. Mga ka-peeps, Homulas TV, subscribe ka na. For today's vlog is pag-uusapan natin ang mga reason kung bakit hindi na nagcha-chat or nagre-reply sa'yo si Afam. Number one reason na hindi na nagre-reply or nagcha-chat sa'yo si Afam is yung naiinis siya if gusto mo na palagi siyang mag-report sa'yo. Ano ka, teacher? Na palagi mag-report sa'yo yung lalaki or yung AFAM. So pag ganyang mga ugali is medyo bawas-bawasan natin kasi huwag nating igaya yung AFAM sa mga Pinoy kasi hindi sila ganyan, girl. So, dapat huwag natin sila igaya. Kung ano yung mga ginagawa mo dati sa ex or sa boyfriend mong Pinoy is dapat huwag mong gawin sa AFAM kasi nga iba sila. So, number two is iniisip niya na hindi pa pala tamang panahon. Anong ibig sabihin? No? Hindi pa tamang panahon. Yes, gusto niya ng serious relationship. Pero hindi pa yung tamang panahon na dadalhin ka na niya dun sa country niya and then you're going to live together. So, yun. Yun yung number two na sign na hindi na siya nagre-reply sa'yo or nag-chat sa'yo. Number three is yung palagi ko itong sinasabi ha, palagi ko itong sinasabi sa mga previous na video ko na huwag tayong maging boring kasi isa din yan sa mga reason kung bakit hindi nag-chat-chat yung AFAM is boring kang kausap. Bakit? Example ng mga boring kang kausap, yung one word response ka lang, sinabi ni AFAM sa'yo na how are you doing, yung sasabihin mo lang na I'm fine. Yung hindi mo nga lang tinanong si AFAM kung kumusta yung how was your day, yung mga ganyan. Yung parang basta yung wala kang ka-interest, kausap, yung kausap mo is hindi na nagkakaroon ng interest na i-continue pa yung conversation yung dalawa. Number four is yung wala kang plano. Anong ibig sabihin ng wala kang plano? Bakit hindi na siya nagre-reply sa'yo or bakit hindi na siya nag-chat sa'yo? Kasi nga wala kang plano, girl. For example, pinagpa-process ka na ni AFAM, ha? Pinagpa-process ka na ni AFAM ng passport mo, yung mga ganyan. Tapos ikaw, syempre, si AFAM na seryoso, palagi yung magtatanong sa'yo. So, ayan, kung na-process mo na ba yung passport mo, kung kailan mo makukuha, yung mga ganyan. Tapos ikaw, umabot na lang ng 1 year yung pag-uusap yung dalawa, pag-chat yung dalawa, is ikaw hindi ka pa din nag-process kung ano yung pinagpa-process sa'yo ni AFAM. So, eh yun na nga, nawalan yung syempre, yung si AFAM, kapag ganyan kasi, kapag si AFAM, sinabi ni AFAM na mag-process na kayo ng passport nyo, ano na talaga yan, seryoso na talaga yan, girls, kasi proven and tested. Gaya ni ginawa ni Banana sa akin. Pinagpa-process na niya ako ng passport dati kasi nga, pupunta na siya and then pagpunta niya, dadalhin na niya ako sa country niya. So, ayun, isa din yan sa mga dahilan kung bakit hindi na siya nagre-reply o nag-chat-chat sa'yo kasi nga, wala kang plano. Number five is masyado kang needy or clingy. Anong ibig sabihin ng needy or clingy? Ito siya, ha? Ang ibig sabihin nun is, kapag, ayan na, nag-chat-chat ka na kay AFAM, nagsisend ka na ng message sa kanya, and then, yung, ano pa lang ha, 10 seconds lang ha, na hindi nakapag-reply si AFAM sa'yo, yung parang nawalan ka na ng, ano, $10 billion. Yung ang dami mo ng drama, ang dami mo ng iniisip agad, masyado. Kapag clingy ka sa personal, ha, wag mo siyang dalhin sa kung kapag nagcha-chat ka sa isang AFAM. Number 6 is nalilito siya kung ano ba talaga yung intention mo sa kanya. So for example, ganito ha, nag-message ka, hi lang yung message mo sa kanya, ha. So, hindi alam ni AFAM kung ano nga ba intention mo sa kanya. A few moments later. So, ayun na nga, nalilito si AFAM kung ano nga ba ang intention mo sa kanya. Malay mo, intention mo pala is networker ka pala. So, intention mo pala sa kanya is payaman. So, payaman pala yung intention mo sa kanya. Kaya yung chinat mo lang kay AFAM is hi, yung ganyan. So, doon na tayo sa number 7. Number 7 is, as in 100% relate match ako dito, girl. Kasi nga naranasan ko to. Number 7 is yung
May nagsusul sa kanya na Filipina din na friend niya kasi naranasan ko siya dati. Yung merong isang ka-chatmate na Australian siya, 38 years old. And then, my friend pala siya na Pinay. Yung Pinay na yun is asawa ng friend niya. So, nag-chat na kami ni Afam nun yung Australian. And then, sinusula nung Pinay din na nasa Australia na nakuha yung yung ganyang Pinay is pera lang ang habol yan sa'yo, lolokohin ka lang yan, yung mga ganyan. Eh, yun namang tanga. Naniwala siya. So, ayun. Kaya, ayun, hindi na talaga siya nag-chat sa akin at all, diba? Diba ang sakit? Pero di ko kaya number 8 is nawala na siya ng interest sa'yo, girl. Kaya hindi na talaga siya nag-chat sa'yo or nag-re-reply sa'yo. Bakit nga? Kasi nga boring kang kausap. Kaya nawawalan siya ng interest sa'yo. Yung paulit-ulit na lang, palaging, how are you? How are you doing? How's your day? Mga ganyan. Yung walang ka-level up yung pag-uusap nyo. So, yan din yung isang reason. Kung bakit hindi na nag-re-reply or nag-chat sa'yo ang Afam. Number 9 is, hindi na niya alam kung anong sasabihin niya sa'yo. So, isa din sa reason kung bakit hindi na sila nagre-reply or hindi na sila nag-chat sa'yo is, hindi na nila alam kung anong sasabihin niya sa'yo. Kasi nga, one-word response ka. So, yung Afam mo, hindi na niya alam kung anong sasabihin niya. Pero yung Afam talaga na serious, as in serious talaga siya, and then interesado siya sa'yo, kahit boring kang kausap, is pagtsatsagaan ka talaga niyan. So, those are the reason kung bakit hindi na nagre-reply or nagchat sa'yo si Afam. I hope you give a thumbs up to this video, and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate, and I am now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?